araw mga boss, ang video na ito na gagawin ko ngayon ay para doon sa may mga problema sa kanilang internet connection. Kagaya ko, walang wire na pwedeng pumasok dito, so walang fiber na makakapasok. So meron kaming ganito, globe. Ang problema ko mga boss ay hindi ito ikinabit nung pumunta dito yung mga taga-globe na naglagay ng aking router para sa aking wireless na wifi, hindi nila ito kinabit. So nung nag-upgrade sila, sabi nila upgrade daw, pero ang nangyari lalong bumaba, tapos hanggang sa hindi na talaga maganda ang signal. Nag-decide na ako na ikabit itong anong tawag na nito, memo, basta itong antena na ito ay ikabit natin. So maaaring makatulong ito sa inyo sa mga nagkakaroon ng problema sa kanilang wifi. So panoorin nyo na lang mga boss. So ayan yung tubo niya mga boss, binigay nila yan sa akin kasama yung antena, yung wire, pero hindi nila kinabit. Tayo na ang magkabit ngayon, DIY na kumbaga. So ito yung bracket na gagamitin ko mga boss. Meron din namang paraan na ilagay lang siya sa bubong. Itong sa akin kasi masyado nang mataas yung bubong ko, doon ko na lang siya sa gilid ilagay. Makikita nyo lang yan mamaya kung paano to gamitin. Kabit muna natin to ditong antena natin mga boss. Jo, tiningala ko siya konti kasi yun ang sabi ng technician. Tingala daw konti. Loop daw dito ng 5 inches, dalawang ikot. Dito na po siya ikakabit. Siguro matatanggal. Dito natin nilalagay yung tubo. Pero set up muna natin yung mga tie wire doon sa tubo na yon. Yung ating tie wire na papunta doon sa antena. Ganyan lang natin siya. Yan. So hindi tayo mahirapan na kapit-kapit. Yan. Ganyan kayang tanggalin. Hirap to. Ayan mga boss. Ayan mga boss. Na ikabit na natin yung ano yung mga ano bang tawag yan sa Tagalog, yung kanya mga pangtali. So dapat meron pa yan siya dyan sa gitna mga boss, ayan oh, para hindi siya talaga umalog. Pero sa tingin ko matibay na yan, okay na yan kahit wala yan dyan sa gitna. Makikita nyo yan mga boss, ipihit natin, ayan oh. Pwede natin yan siya ipihit kahit saan natin gustong papuntahin. Ito yung aking modem no, White Mamba ang tawag nila nito. Hindi pa ito nakaset sa antena, so papasok muna tayo sa computer. Ayan o, nakakabit na. Ang nakasaksak dito ngayon ay yung globe ko. So nakapasok na ako dito sa aking router mga boss. So ayan, nakapasok na tayo. Saan ba yung banda yung antenna system? Ayan, antenna settings, ayan. Click natin yung antenna, tapos i-external natin siya. Lagay natin sa external. Ayan, external, okay. So external na natin, apply natin. Ayan, success. So tingnan natin ngayon ang speed test nya. Hindi ko pa yun napipihit. Tingnan natin ngayon kung ipihit natin siya, kung anong mangyayari sa signal. So ayan, pumapalo na siya. So hindi pa stable talaga yung signal nya. So ang gawin natin ngayon, puntahan natin yung antena, pipihit natin, tapos tingnan natin yung meron silang ano dito eh, yung sinasabi nila na yun daw ang pataasin dito. Meron itong White Mamba na ganito. Ewan ko kung meron bang ganito sa ibang mga wifi na ano,
Pero yung White Mamba, meron siya nito. So, yan. Ang pataasin daw, sabi yung SINR. So, yan daw ang dapat mataas. So, nasa 5 dB lang siya. Dapat daw, nasa 20 dB yan. So, pihit natin ang ating antena, mga boss. Tingnan natin kung saan siya dapat nakaharap. Dito na ako sa taas. So, habang pinipihit ko siya, tinitingnan ko. Ayan, pihit natin. Oops. Baliktad ng pihit dito sa kabila. Ayan, 8 dB. Ipot pa tayo. Ayan. Ayan na yata yung pinakamalakas ng signal ng globe dito, mga boss. Pero nung wala pa yung antena, mga boss, ang signal niyan, ang SINR niya, negative pa siya. Meron siyang mga negative 2 yata. Pero ngayon, tingnan nyo naman, 9 dB na siya. So, malakas na yan. Speed test nga natin. Speed test. Ito, test again. Tingnan na natin. Bagal naman. Yan o. Yan o. Pumapalo na siya ng 10. Kasi itong ano nito, dapat ito 10 MB. Kasi 10 Mbps ito na connection. Up to 10 Mbps daw. Ayan, pumapalo na siya ng 9. Ganda talaga pag may antenna. Mga boss, kung nakikita nyo, tatandaan ko na yan. Yan ang orientation para sa ating globe na signal. All in all, mga boss, masaya ako sa na-install ko ng antenna. Mas nag-improve talaga yung aking connection. Kahit na itong lugar namin ay parang yung tinatawag nila na dead spot siguro ito. Yung hindi makapasok masyado yung signal. So, ayan. Okay na yan na speed. Kasi yan talaga yung speed ng globe sa akin, 10 Mbps. Tapos, 150 gig ang kanyang binibigay sa akin. So, hanggang dyan muna, mga boss. Kung gusto nyo ng mga technical pa masyado na mga paggawa ng mga ganito, itong pagpasok-pasok sa mga router, search nyo na lang dyan sa maraming tutorial nyan sa YouTube, sa Google. Marami kayong makikita nyan na mga magagaling. Huwag nyo kalimutan, mga boss, like, share, and subscribe.